Together. Ay, oo nga. Ito ba ulit yung first project nyo together? Ulit? After 13 years. Pero ano yan ha? Sabihin mo yung logo, anong pangalan, bakit ganyan? Ah, hindi. Agosto 2. Yan, yun yung pangalan ng kanyang company. Agosto 2. Namin. Ninyo. Assistant lang ako doon, ikaw ang boss doon. Pero gusto ko lang tanongin. Agosto 2. After 13 years, nagsimula ang Dong yan bilang love team na nagkailaban. Napunta sa simbahan. Oo. Naging mag-asawa. Ngayon may sariling pamilya. Pero after 13 years, ngayon lang ulit kayo nagsama sa isang project. Bakit medyo natagalan? Pag every time na nabubuntis ako, nagkakaanak ako, nagpapahinga talaga ako. Mm-hmm. Gusto ko talaga 100% na alagaan ko yung mga anak ko. Mm-hmm. So si Dong, syempre may mga ginagawa din siya na hindi naman palagi pwede kaming magkasama. So depende din dun sa binibigay ko din na ano lang yung pwede kong gawin at kaya kong gawin sa mga momento. So after 4 years, ayan, babalik akong soap. Tapos binigyan kami ng pagkakataon with Star Cinema na napakaganda ng kwento nila na parang sabi ko, Dad, ito na ba yung pinagdasal natin na magsama uli tayong dalawa? Mm. Kasi dream talaga namin na magkasama pero hindi naman po namin na-expect sa napakagandang proyekto from Star Cinema pa. So, a dream come true for me. Tapos sabi ko nga, palagi kong nililook forward na makatrabaho din si Dong kasi namimiss ko siyang katrabaho eh. Kaya nga sabi ko, nag-confess ako noon, last sequence namin sa shooting, umiiyak ako. Sabi ko, direct, di po talaga ako iyak, uulitin ko. Umiiyak ako kasi yun na yung last, parang last scene namin together. Nasabi ko sa kanya, Dad, mamimiss kita. Ayun. So, iyak ako ng iyak noon. Anong naramdaman mo noon, Mr. Ding? Mr. Ding? Parang Mr. DJ, no? Mr. Ding? Hindi, well, ano ba? yung project kasi na to, sobrang mahalaga sa akin. Kumbaga, sa tingin ko, wala nang mas magiging special sa project na ito. As kung kukumpira ko sa mga past, pati sa future. Kasi ito, ginawa namin sa isang napaka-challenging na panahon at kasama ko pa ang misis ko dito na may napakagandang story na gustong sabihin tungkol sa isang pamilyang Pilipino. So para sa akin, very, very, kumbaga, this will always have a special place in my heart. Ang sarap sa feeling ng mga Dongyan na yan. Talagang naman, pag marinig nila itong ganito na interview, ay, nagwawala na yung mga Dongyan. Trending na ngayon, Ma'am Sheret. Nagwawala na yung mga Dongyan ngayon, oo. Pero siyempre, yun na nga ang inaabangan. Yun nga ang dahilan kung bakit napakaswerte namin na nakabisita kayo dito. Oo. Dahil sa The Rewind. Ano ang kwento ng movie na ito? Pwede nyo pang bigyan kami ng kahit a little bit? A little bit. So, kwento siya ng mag-asawa na nagkaroon ng problema. Tapos, lahat naman siguro ng mag-partner na pagdadaanan yan. So, makikita natin dito kung ano yung magical and kung ano yung higher being na elemento na nagbigay ng second chance sa isang character dito. So, it's a movie about second chances. It's a movie about love. It's a movie about forgiveness and many, many other things. Kaya sa tingin ko, bagay na bagay siyang panoorin sa panahon ng Kapaskuhan. Dahil ito yung panahon talaga kung saan gusto nating magmahal, di ba? Gusto nating magmahal ng mas marami. Gusto nating magpatawad. Gusto nating baguhin yung mga pagkakamali natin bago pumasok ng susunod na bagong taon. Minsan sa buhay natin, marami tayong pinagdadaanan. Bilang tao, akala natin kaya natin lahat. Bilang tao, kaya mo imanipula lahat. Pero hindi. Dahil isa lang ang master natin at siya lang masusunod sa kung anong mangyayari sa buhay mo. Grabe naman kayo. Parang nahingi ako ng advice sa kanila. Sa akin, advice. Siyempre, bilang pasasalamat din namin sa inyong dalawa na power couple talaga.